Happy New Year to you, yeah. Happy New Year to you, yeah. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year to you, Kuya Selbeck! Okay. Happy New Year sa inyo lahat. Pasensya na medyo dalawang buwan. Grabe, no? Dalawang buwan tayong napahinga sa pagpo-post ng mga tutorials. Kasi naisip ko wala na akong pwedeng ituro. Kasi naituro na natin lahat. So parang wala naman rin nangungulit na ituro mo yung ganito. Kaya parang inisip ko, since naibagsak ko na lahat ng pwede niyong matutunan, okay na yon. So, hindi ko rin naman naging habol na ma-monetize yung YouTube, yung channel. Pero okay rin kung mangyari yon. Pero malayo pa, parang 2,000, wala pang 2,000 yung watch hours ko. So, okay lang yun. Ang importante, nakapagturo ng mga lessons. Tapos marami akong naririnig na nagme-message sa akin. Naririnig, hindi pala, nababasa na nagme-message sa akin na marami silang natutunan. So, tinuturuan ko sila gamit Messenger or sa Instagram or sa Facebook page ko, no? Okay. So since wala pa masyadong demand mula sa mga viewers na magturo ng ganito o kung ano man, hindi na muna ako na pressure na mag-post. At saka medyo naging busy rin, medyo puro commissioned artworks, pero yeah, mga ganyan, mga commissioned artworks, puro portrait. Tagal ko rin di nakakagawa ng fan art, grabe. Parang biglang nagbago yung focus ko, yung ginagawa kong arts. Parang ngayon ang art ko para na lang makabayad ng bills, na parang ganun. Pero okay lang yun, at least nakasurvive tayo. Happy New Year sa inyo. At saka ang pinaka malaking distraction ko ngayon ay yung mga hayop. Ay, parang ito, yan, meron ako na, ayan, ito yung anak ko. Sa mga nakakalam sa inyo, kakakasal ko lang nung December. Itong masyado ako nag-focus ngayon sa hayop, na medyo na-addict ako sa mga reptiles, so pagpasensya niyo na. Pero gagawa tayo ulit ng mga susunod na videos. Itong video na to, tinuro ko to sa Rojas, yung isang webinar ko nung October siguro to. Gamitin ko lang muna, i-post ko din dito para baka may matutunan kayo. So pasensya na kung medyo mahaba itong intro natin. After nito, mag-post agad-agad ako ng isa pang video na part 2 nung sa Rojas. So medyo i-recycle lang natin tong video na to. Pero magsabi lang kayo kung anong gusto nyo pang matutunan or kung anong gusto nyo explore, tapos try natin ituro, okay? So salamat sa inyo. Salamat sa mga nag-subscribe. Dumagdag pa tayo kahit wala akong pinupost ng 2 months. Pero babawi ako sa inyo. Salamat. Bali, ang gusto ko lang matutunan nyo dito sa first part ng pagpo-portrait natin ay yung paghati natin ng mga portions na ng kulay. Kunwari yung tonal values natin from dark to light. Ang instead na masyado tayong nagpo-focus sa details, lalo na medyo mahirap ang acrylic na paggagawin na natin. So, try pa rin natin yung shadow shapes. Yung term kasi nila pag nagdo-drawing, kinukuha yung mga shapes. Instead na magpo-focus ka sa mga details ng mga mukhang yan, ang gagawin natin, kukunin natin yung shape niya. So, for example, ito, shape nun sa color na black. Okay? Instead na nagpo-focus ka na, okay, ito yung buhok, hanggang saan ang buhok, dapat may buhok dito, ganyan-ganyan. Ang gagawin natin, magpo-focus tayo dun sa color, okay? Or sa shadow shapes, o gagawin natin, isa rin sa mga term nila, color blocking. So, binablock mo na yung kulay na para sa kanya. So, for example, itong part na to, para sa color siya na black, kaya ibablock na natin yun, para ang problemahin na lang natin ay yung ibang part naman or yung ibang color naman. Okay? So, for example, after natin makulay itong black portion, ang papablamahin mo na lang ngayon, since kung compare kung baga sa
tonal values natin. Ito yung shadow, no? Nakuha mo na. So, pupunta tayo sa middle tone. For example, ang middle tone natin is brown. So, pwede natin kunin yung shape na to. Or anything na closer dun sa black na part. Kunin natin yan. So, nakuha natin yung middle tone na yon. Then, kukunin na natin yung highlight. Okay? So, ganun din yung technique pag ginagawa mo na dito sa part na to. Kahit sa mata, instead na hinahanap mo, nasa na ba yung edge na itong matang to? Nasa na yung dulo ng pilik mata niya? Wala naman. Kunin mo siya bilang shape. Okay? Medyo mahirap makasanayan yung ganung style na shadow shapes, color blocking, pero once na ma-familiarize kayo sa ganun, and then, mas napapadali talaga siya. Okay? Isa sa nagpapahirap kasi sa mga tao, masyadong hinahanap ang details. Nasaan na ba yung edge nito? Nasaan na ang dulo nito? Shadow ba to? O edge talaga siya ng ilong? So, kaysa mamablema kayo, isipin nyo na lang na shape lahat ng parts ng mukha. Okay? So, ang gagawin natin, papakita ko muna sa inyo yung time-lapse na video na 1 minute para lang makita nyo kung paano gagawin. And yung style natin dito medyo a la prima, mabilisan lang, hindi siya pulido, pero after nyan pwede natin gawing pulido. Okay? So, diniscuss ko lang muna tong photo na to. Para sa akin kasi gusto ko yung gantong photo kasi gusto ko yung dilim na biglang kumakain sa subject or dun sa image, no? Parang mas artistic yung dating niya kesa yung sobrang liwanag. Pag may mga commission portraits din ako ang ginagawa ko, ine-edit ko muna yung brightness, yung contrast niya para mas may ano, may volume or mas dramatic yung picture. So, ganun yung gagawin natin. Papakita ko to din sa part 2 natin. Gagawa tayo yung pinaka common na pinapagawa, yung maliwanag talaga na kulay ng tao. But for this one, ang gagawin lang natin, mas artistic yung atake. Okay? Yon. Okay, pasadaan lang muna natin to ng mabilisan para makita nyo lang kung ano yung magiging laman na itong tutorial natin, no? Yung workshop natin. So, bagsak lang muna tayo lahat ng kulay. Tapos, medyo hindi siya ganung kapulido kasi a la prima yung technique natin. Medyo bara-bara pero maganda siyang start ng isang portrait painting, no? Na realism pa rin yung style. Okay. Pero himayin natin yan ngayon din. Okay? So dito, tatlong kulay muna yung kukunin natin. Alam ko yung iba sa inyo, maraming kulay agad ang ginagamit. Pero dito, dahil mabilis matuyo ang acrylic, tatlong kulay lang muna. Pero sisimulan, gaya ng diniscuss natin kanina dun sa photo reference, since per color ang atake natin, alam na natin na black yung part na dyan sa may buhok, kaya hindi ko na muna kukulayan, mamaya na lang. So focus muna ako dun sa darker na brown. Mix ko lang yung black tsaka brown para mas makakreate ng lighter shadow. So katabi na siya ng black. Ang in-next ko dito kasi pwedeng pure na brown na or pwedeng mas marami lang na brown kumpara dun sa mixture, no? Ngayon, ang magandang advice para sa inyo, kung nagsisimula pa lang kayong gumamit ng acrylic, try natin na yung atake natin ay per color para hindi tayo masyadong na o-overwhelm o masyado tayong nalulula na ala, ang daming kulay, dapat i-blend ko agad bago matuyo. Ayan, kunwari dito meron ng sa may konting part na may brown na tayo na mas puro, biniblend na natin dun sa naunang layer nung dark brown natin. So, ang ginagawa ko, since tapos na ako sa dark brown, hindi ko na paproblemahin ngayon yung dark brown. Bahala na siya. Tapos na ako eh. So, mag-focus na ako ngayon dun sa brown. Okay? Or yung burnt sienna natin. Burnt sienna ang kulay natin dyan. Medyo madilaw. Ay, mapula. Okay? So, ang ginagawa ko dito, focus muna ako dun sa burnt sienna. Tapos pagtapos na ako sa burnt sienna, mimix ko na dun sa light na kulay. Okay? So parang ganun na magiging atake natin. Ngayon, gumagawa lang muna tayo ng tonal values natin from dark to light. Pwede natin ibahin mamaya yung kulay. Kunwari, may niready akong flesh, no? Makikita niyo na pag yung brown ko na yan, mimix ko dun sa flesh, ang magiging kulay niya medyo pinkish yung kulay niya.
No? Pero ang habol natin sana skin tone na medyo madilaw, no? Pero pwede natin i-layer 'yun mamaya. Basta makuha lang muna natin yung from dark to light ng image. Hindi kailangan bago ka umalis sa isang part, eh pulido na agad. Okay lang na balik-balikan natin, okay? Sa mga ex lang naman hindi dapat binabalik-balikan kasi iniwan ka nga tapos pabalik-balikan mo. Pero dito sa painting, balik-balikan mo, okay? Para maging pulido, maging perfect, para may forever kayo ng painting. Yung painting na lang ang asawahin mo, hindi ka lolokohin yan kasi wala namang emosyon yan. Okay, so ang ginagawa ko dito, lahat ng part na kayang i-detali, kunwari, lahat ng kailangan ko, kunwari, binabalikan ko ng black, may mga part na kailangan ko i-black, i-black lang natin. Ngayon, kukulayan ko na yung black para lang, ano kasi, hindi ko pwedeng iwanan na yung surface lang yung ganong kulay kasi magkaiba sila, no, glossy tsaka hindi glossy. Ngayon, yung Faber Castell na acrylic, glossy siya. Maraming mga artists na ayaw ng glossy kasi parang imagine niyo ganito, kung ang technique nyo purong acrylic tap sa isang part, tapos isang part naman maraming tubig, pareha magkaiba na sila ng consistency, magkaiba na sila ng effect pag tinamaan ng ilaw, yung isa makintab yung isa hindi, so hindi siya consistent, no? Kaya ang ginagawa ng iba, mas bumibili sila ng acrylic na satin yung finish, medyo may kamahalan nga lang pero mas gusto nila yung ganun para iisa ang pagsak ng kintab or matte yung finish niya. Okay, pero meron din naman mga acrylic medium na pag pinahid mo magiging glossy lahat, meron naman acrylic medium na pag pinahid mo magiging matte lahat, so medyo lahat pwede ng solusyonan ngayon. Okay, so ang ginagawa ko dito, focus lang ulit ako na nag-black ako, so ang ginagawa natin per color, hindi tayo na problema na i-blend lahat ng kulay dyan. Mas matutuyo yung iba. Feeling mayaman mo, piniga mo lahat. Tapos natuyo lang yung iba. So, malaking problema yun. Ang ginamit ko dito, illustration board, yung likod niya. O, alam ko, mas mahirap mag-paint sa illustration board dahil mabilis i-absorb yung paint. Pero inisip ko rin na mas mahirap ako. Kung gumamit ako ng canvas or kung ano man, wala na akong kakainin. Hindi, joke lang. May mga pinagdadaanan lang na hindi pwedeng gastos ang gastos, okay? Kasi bumibili ako ng mga hayop. May pinag-iipunan akong lizard. So, pagtsagaan muna natin ng illustration board. Kaya naman paghirapan yan eh. Sale sila ngayon, 4,000 lang. Kaya gusto kong bumili nun. Kaya illustration board muna tayo. Tapos i-challenge na lang natin sarili natin para sinabi natin, kaya ko tong gawin. Illustration board, kaya yan, challenge accepted, pero totoo, nagtitipid ka lang. Okay, so ang ginagawa ko dito, para makita ko na lang yung image, gagawin ko na muna yung background. Alam ko, maraming magre-react sa inyo, dapat po inuunan nyo yung background eh. Eh di dapat ikaw na lang magturo, hindi, joke lang. Ang ginagawa natin dito, una, yung dominant color ang binagsak natin, kaya black ang ginamit natin na surface, kasi karamihan ng parts sa painting natin, black, kaya black agad muna ang ginawa natin. Alam ko sa mga landscape, sa ibang bagay, background muna, no? Kunwari landscape, nagpaint ka ng mga puno-puno, yung sky muna ang babanatan mo bago ka gumawa ng puno, kasi pag sinaga mo na puno muna tapos iniwasan mo yung sky, mahirap isingit ang sky in between sa mga leaves, no? Kaya background muna. Pero dito, since hindi ko pwedeng gawing background muna gray tapos ilalagay ko yung black, medyo manghinayang tayo dun sa part na nasakot ng black, okay? Maganda kasi na may guide na agad na parang black na agad yun. Nung nilagay ko yung brown kanina, parang meron na agad na detalye, no? May from dark to light na agad. Kaya hindi ko ni-risk na gawing gray lahat nung part. Pero sabi mo, palusot mo lang yun kasi wala akong pera. Illustration board lang ginamit mo. Sige, doon na lang tayo. Mas maganda yun. Okay, so ito, nakita ko na yung detalye. Nakita ko na hihiwalay lang natin yung buhok dun sa background. So, naglagay lang ako ng highlight. Masyado nga lang maliwanag. Parang may spotlight siya sa likod. Pero, pwede natin i-edit or i-tone down natin mamaya by adding yung gray na kulay or black na matubig. Okay. So, nag-shift na tayo from dark brown to brown. Gagawin na natin na mas light yung kulay. Tapos, may mga tatahol pang aso, no? Sensya na kayo ha, puro aso dito sa paligid ko. Hindi ko alam kung anong village ba ito, puro aso ang nakatira dito. So, ang ginagawa ko, tapos na ako sa black. Wala na akong problema, hindi ko na babalikan yung black. No? Parang X lang, iniwanan mo na, wag na nang tatalik,
babalikan pa kasi mag-aaway lang kayo ni Mrs. Okay, so tapos ka naman na sa, ito mo nag-react yung mga aso. Tapos ang gagawin mo na dark brown, wala na, tapos ng brown, isa na naman sa mga ex yan, pangalawang ex yan na niloko ko rin, hindi ka rin naman seryoso, tama na. Ngayon, yung brown lang na puro, sige, tama na, ayoko na rin dyan. Kasi hindi mo naman pinapahalagan, mas prioritize mo ang trabaho mo kaysa sa akin. Kaya huwag na natin magbalikan yun. Bahala ka sa buhay mo. Magsisi ka ngayon. Okay, so ngayon nag-focus na tayo sa mixture ng flesh. Itong mga asong to, eh pal, grabe, respeto naman. Kaya naman sa Rojas na grabe naman talaga. Post lang natin ha. Okay, anim pala sila. Hindi natin kayaan sa kalin. Hayaan lang natin. Okay, so mixture muna tayo ng flesh tsaka brown. Burnt sienna, no? Ang ginamit natin. So, hindi ganun kaganda. Para siyang medyo kulay zombie. Parang purple na light. May halong ganun na yung pagka-brown niya. Pero, okay pa rin. Ang habol natin dito, magkaroon tayo ng transition from dark to light para kang gumawa ng painting na black and white. Okay, hindi ganun kapulido na yung kulay na bagsak, pero at least meron ka ng from dark to light na mas madali nang ibagsak ngayon yung kulay. Kasi meron ka ng guide eh. Naging realistic niya yung transition niya from dark to light. I-edit mo na lang yung kulay niya. So, panalo pa yun. Okay, mamaya gagamit tayo niya itong kulay na nasa baba, yung medyo madilaw, yellow ochre. Okay, so yan. Blend lang natin hanggang sa maging pulido. Medyo pinkish na parang medyo purple, violet yung kulay niya, pero okay lang. Ngayon, dinadetalye lang natin. Ang isa sa pinakamali dito, alam ko nanonood ka, tapos naiisip mo, ba't ang daming brush sa gilid, pero isa lang yung ginagamit mo. Yun. Yun ang mahirap. Pag masyado kang nandun sa moment na nakalimutan mo na may brush palang iba, tsinatsaga mo yan sa mata, ginigilid-gilid mo, flat brush pa yung gamit mo. Medyo hindi maganda, no? Parang nahahalata nila, naingot ka, na parang, o ba't tsinatsaga mo, ginigilid-gilid mo yung brush? Ang naisip ko kasi Faber-Castell yung set na to, may brush na kasama, so baka isipin ni Faber-Castell, ba't hindi mo ginagamit yung brush namin, ganyan-ganyan? Ba't gumagamit ka ng mga bulok na brush na ganyan, tapos may mga brush pang kulay pula, pang makeup yan, ha? Ba't kinuha mo kay Mrs. para ipakita mo lang na mukhang ang dami mong brush, mayaman ka? Pero hindi ko rin napanindigan, naging display lang, kaya gamit na lang tayo ng brush ni Faber-Castell. Okay. Pero kaya din naman eh. Sa mga nanonood, tapos isa lang brush mo, bakit ka magdadala na hindi ko kaya gumawa ng artwork kasi isa lang ang brush ko eh. Kawawa naman ako. Hu-hu-hu. Hindi pwedeng ganun. Huwag masyadong puro palusot. Kailangan go lang ng go. Kung gusto mo talaga eh. Kaya mo gumawa. Kahit nga walis ang pang pink, walang problema eh. Buhok ng nanay mo, banatan mo. Gumupit ka ng konti, tapos gamitin mo pang paint. Walang problema dyan. Yung iba nga, dugo ginagamit na pang paint eh. Pero wag. Sakit. Yoko isipin. Okay, balik na tayo dito. So, ang ginagawa ko, in-enhance ko lang. Yung mga part na kailangan kong balikan para lagyan ng dark, lagyan natin ng dark. Kung meron akong sumobra man dun sa paglagay ng brown, babasa natin yan. Naglalagay ako ng highlight, no? Na nagpapakahirap ka sa isang brush. Pwede mo rin gawin kung gusto mo. Pwede ka mas gumamit ng tubig kung gusto mo maging mas light yung kulay mo, pero hindi pwedeng sobrang daming tubig. Saktong konting tubig lang para mas maging manipis yung kulay. Okay, dito gagamit na tayo ng yellow ochre. Okay? Tapos gumamit na ulit tayo ng flesh kasi nagulo na natin yung flesh kanina. So, ang gagawin natin, maganda rin na mablend yan. I-blend natin ng brown dun sa yellow ochre para may medyo madilaw na version ng flesh tone. Ngayon, dito sa technique na to, ipapatong mo siya. Ngayon, isipin mo, pinatong niyo po. Ibig sabihin, dahil matapang ang acrylic, makocover niyo yung surface na ginamit niyo. Okay, pwede yon, no? Kung purong acrylic ang ginamit mo, masyado siya makapal, makocover talaga niya yung unang surface na ginamit mo, unang layer. Kaya ang gagawin natin, kung pwedeng mas maghalo ka ng tubig para mas manipis ang bagsak niya. Imagine niyo na lang na itong painting pinatungan mo ng parang balot ng yema. Medyo transparent, translucent ang kulay niya, no? Parang ine-enhance mo lang, mini-makeupan mo lang ng konti, pero hindi mo habol na patungan totally na matatakpan siya. So, pwede ka mag-mix ng haluan mo ng konting tubig, tansyahin mo na lang kung gaano karaming tubig. Huwag mo na lang talagang buhusan ng sobrang daming tubig kasi hindi naman kailangan maligo ng painting mo. Okay, so konting-konti, hampas lang. Minsan nga, ang tawag natin dito dry brush, no? I-focus natin ng mas matindi dun sa part 2. Gusto ko lang makita nyo kung paano nagbabagsakan ng kulay, no?
yung dry brush na yan, or yung matubig masyado, tawag doon glazing. Ginagamit nyo nila Leonardo da Vinci, nila paling, parang Leonardo, tsaka nila parang Michelangelo nung unang panahon, no? So, ang ginagawa nyo, nakikita nyo dito na yung skin tone natin mas nagiging madilaw na. So, para sa akin, mas nagiging okay na siya. Kung gusto nyo yung haluan ng mas ibang kulay, kunwari mas kulay green siya, mas ano, mas mapula, walang problema. Nasa sa inyo yan, sa bagak ng kulay. Ngayon, nakita nyo na yung unang part, pwedeng ikaw ma-discourage ka na, ala, yung unang part ko masyado naging parang purple kulay zombie, ulitin ko na lang ulit. No, hindi pwedeng ganun. No, no, English pa yun, ha? No, no, okay? Gusto mo ng German, nein, okay? Narinig ko lang sa TV. Pero wag kang ulit ng ulit kasi sayang. O, mayaman ka, sige, bili ka lang ng bili. Bahala ka, pera mo naman yan eh. Pero kung gusto mo, pautangin mo ako. Kung masyado kang maraming pera, ayaw mo. Hindi mo alam kung saan mga gastos. Eh di sana, pinahira mo sa akin. Hindi ako gumagamit ng illustration board ngayon. Okay, pero ngayon, pwede kasing maayos mo pa yan. Yun ang laging didiscartehan mo. Paano ko aayusin yung painting kung durog-durog? Pag nasanay ka na gano'n na inisip mo, parang ko nga ba maayos pa to? Naku, oh boy, wala ka na magiging problema sa mga konting mali lang kasi kaya mo naman solusyonan lahat ng pagsubok sa buhay, kaya mong harapin kasi kaya mong ayusin yung painting mo kahit masisira na. Kaya mong humarap sa mundo, sasabihin mo, isa na akong matapang at matibay na tao dahil sa painting workshop ni Kuya Sam. Joke lang. Okay. Ay, nahihirap pag wala pang almusal. Okay. Ang ginagawa ko ngayon dito, nilalagyan ko lang na highlight. Ang highlight natin, yung kaninang mixture ko ng burnt sienna at yellow ochre, hinaluan ko na nung flesh. Okay, hindi yun white, ha? Flesh yun. Iwas muna tayo na laging white ang highlight na mukha. Gamit muna tayo ng flesh or yellowish na ganun na kulay yan. Akin na yun sa noo, maganda na. Hindi na siya kulay zombie. Nakita na natin na nag-tone down ng kulay. Kung tutuusin, sa inyo, iniisip nyo, wet on wet dapat yung technique. At tandaan nyo, hindi ko na kinulayan yung buong noo tapos blenda ng flesh. Okay? Dinahandahan lang natin, kinayod-kayod, tapos nilagyan siguro ng konting tubig para mas mabiblend siya. So, ganun ang technique natin. Unti-unti na siyang mas nagiging okay. Kulay flesh na siya. Darker nga lang yung kulay niya, Black Lives Matter. Okay, so okay lang din yun, magandang masanay ka na iba't ibang skin tone. Marami nagtatanong sa akin, kuya, paano po ba nagmimix ng skin tone? Hindi talaga pwede natin sagutin yan kasi depende talaga sa reference mo. Kung maitim, iba pa rin ang mixture. Kung maliwanag masyado, okay, iba pa rin ang mixture. Kung uso yung mga filter sa picture, sobrang liwanag na parang kinukuha na ng langit, eh di wag mo ng kulayan, bigyan mo na lang ng papel yung kliyente mo, ma'am, ito po yung mukha nyo, sobrang puti kasi. Iba-iba talaga ang skin tone. Dapat mag-focus na maigi, observe mo yung kulay. Okay, since 9 minutes na lang itong part na to, ang gagawin natin na, since nakita nyo sa simula, nakabagsak na lahat ng kulay, no? From dark to light, okay, pwede nating sabihin hindi siya ganun kapulido, hindi siya ganun ka-perfect, no? Pero ang maganda dito, naibagsak na natin lahat ng kulay. Pwede na lang natin balikan siya para mas maging madetalye. Kunwari dito, dinedetalye ko yung sa mata para mas ayusin ko yung mga linya ko. Sabihin na lang natin kanina, masyado nagmamadali. So, ngayon na may time ka, pwede mong ayus-ayusin pa. So, kung gusto mo lagyan ng isa-isang strip ng strand ng buhok sa may kilay, pwede mo nang gawin. Kunwari, in-extend ko kanina ng konti yung shadow sa may bandang dulo ng kilay sa mata para mas medyo lumalim yun sa mata niya, no? So, yung mga ganung bagay na yun, pwede mong mas ayusin na lang para mas maging pulido yung gawa mo. Ngayon, kumpara dun sa sinabi kong kanina bago ka umalis na isang part, dapat pulido na. So, ang sa akin, hindi ko alam kung na-realize nyo, napansin nyo dito na parang mas madali nga yung ganitong proseso. Okay? Para sa akin mas madali. Kanya-kanya naman tayo ng trip, no? Ngayon, ang ginagawa natin dito, highlight tayo. Para sa akin, ang highlight, huwag nyo sanang gawin na, kunwari, tigan nyo to, ha? Hindi ko na kailangan mag-mix nung flesh tone na nauna ko, yung dark brown. Ginawa ko na lang yung highlight na dun sa noo. Tapos kinayod ko lang ng konti. Kahit-kahit lang ng konti, mas mabilis lang ang galaw ng brush mo na parang fine-fade mo siya dun sa
sa noo. Tapos hindi mo na kinailangan gumamit nung isang layer na brown para i-blend sila magkasama para mas pulido. Ngayon, kayod-kayod lang. Okay? So may mga technique din tayo na gagamitan mo ng tubig para mas transparent ang patong niya dun sa naunang kulay. Hindi niya totally kinover, pero bumagsak ng layer sa kanya. So ganun yung magandang strategy na. Ay teka, may naalala lang ako. Para sa akin ah, ang isa sa pinaka mapapayo ko sa inyo. Kayo, marunong na kayo mag-drawing, no? Nagpo-post kayo ngayon sa social media. Ang challenge ko sa inyo, kung kayo gumagawa kayo ng artwork na sa loob ng 2 oras o 1 oras, tapos pinopost nyo na agad. Tapos marami kayo nakikita na artist na mas magaling, no? Kunwari sabihin natin na maraming ang pag nagpost kunwari sa Guhit Pinas or kahit anong group man sa lugar nyo na ang gagaling. Lagi nating iisipin na siguro may chance na sila mas matagal nilang ginawa yung artwork nila kumpara sa'yo na 2 oras mo lang ginawa. Ngayon, sabihin na lang natin na ang galing niya, hindi ko kaya yan. Pero medyo kalokohan kasi talaga yun eh. Sa akin, pag napupunta ako sa mga events, pag nagpapakita ako ng mga artwork, sasabihin nila pala, galing, wow, Lodi, ganyan-ganyan sila. Hindi ako nagyayabang ha. Ang akin kasi, hindi ako masyadong natutuwa sa mga ganun eh. Parang nagpupurisi lang ako kasi iniisip ko, sabihin na lang natin, tiyaga, magaling, no? Pero kayang-kaya kasing gawin din ng iba. Kasi isipin mo, kunwari ako ginawa ko siya ng 1 linggo, ikaw tinatry mo siyang gawin ng 3 oras, baka medyo mahirap talaga yon para sa'yo, no? Ang kailangan lang talaga tiyaga, sisipagan ka lang, tapos gawin mo pulido. Kunwari yung ginagawa mong 1 oras, gawin mo 4 oras. Promise, alam kong mas magiging mas maganda yun dun sa nauna mong ginagawa. Paano pa kung ginawa mo yung artwork ng 1 buwan, no? Isipin mo, sabihin, kailangan ko po kasi mag-post ng araw-araw. Alam niyo ganito, ikaw nga yung makikilala ka na post ka ng araw-araw. Artist na post ng araw-araw na nagpo-post. Pero medyo pucho-pucho naman, mabilisan kasi, no? Pero maganda, mas maganda makilala ka na ikaw yung artist na nagpo-post ka ng once a month. Pero kaabang-abang yung bawat post mo. Parang abangan nila na, grabe, ano kaya ipo-post niya next month? Sigurado malupit na naman. Yun ang gusto kong challenge sa inyo. Yung potential nyo kasi medyo napipigilan pag dinadaan natin sa mabilisang trabaho. Alam ko kayo, busy kayo, marami kayong ginagawa, pero wala naman nagpo-push sa inyo na kailangan mo ma-post agad. Alam ko, kung may mga commission man kayo na may deadline yan, dyan na magbabago talaga, na kailangan mo konti lang. Kunwari, kasi yung client ko, konti ang budget. Hindi niya talaga kayang magbayad ng malaki, kaya mas hindi ko po pali doon. Okay lang yun, maintindihan ko naman yun, walang problema doon. Ang sinasabi ko lang, kung may mga personal kayong artwork na gusto nyong, ay, parang challenge to sa akin, ipipaint ko itong ganito, gagawin pulido, gawin nyo ng mas matagal lang. Magulat kayo, kaya nyo palang gumawa ng hyperrealism, photorealism, o mas malulupit pa dun sa mga iniidolo nyo. Okay? Sorry, medyo nag-sermon na tayo dito, mag-drama na tayo. Okay, marami kasi akong kilala na ganun. Ang galing pala talaga, hindi lang nabigyan ng oras, no? Ang isa nga sa mga, balik lang tayo dito ng konti sa workshop na to. Ang ginagawa ko dito, pinupulido ko. Okay, sabihin na lang natin na konti lang ang gamit mo. Pinapakita ko dito na kung kahit isa lang ang brush mo, kaya mong gawin. Ngayon, aminin na natin. Kung marami ka talagang gamit, walang problema. Kaya mong gumawa, no? Pulido. Hindi ko alam kung nasabi ko na kanina kasi paulit-ulit ako mag-record dito dahil laging may nag-iingay na aso. Hindi ko alam kung nasabi ko na kanina, pero ulitin ko na lang. Ngayon, kung kayo, aminin na natin, kung mas marami kang gamit, mas mapapadali ang buhay mo sa pagpe-paint, no? Ngayon, ang nagiging problema kasi, ang dali sana mag-paint ng mga pilipilik mata, ang linis, no? Kung may maliliit kang brushes, kung meron kayong mga social-social na brushes. Pero kung wala, okay lang. Wala ka namang, hindi reason yun para tumigil ka na hindi ka nagagawa ng artwork. Kaya naman eh. Ano na, napapakita ko sa inyo, isang flat na brush ang gamit, kaya mag-paint ng portrait, okay lang. Mali mo, magka-commission ka balang araw, tapos magkaroon ka ng pambili ng brush, or makapag-ipon ka, makapambili ka ng brush na isa, na mas round na brush na pointed, no? So, ang akin dito,
maraming matutulong sa inyo kung marami kayong gamit. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo kayang gumawa ng artwork kung limitado ang gamit mo. Ngayon, kung wala ka talagang gamit yan, dyan tayo magkakaproblema. Kung gumamit ka ng imagination mo, gumamit ka ng mga kapangyarihan mo para mag-produce ng artwork, dyan na lalabas na baka may something ka sa ulo. No, kailangan pa rin kasi talaga ng gamit para makagawa ka ng artwork, no? Pero kung may mga kapangyarihan ka na pang Dragon Balls, pang Hunter x Hunter, yung mga pang One Piece, mga kapangyarihan mong gano'n na sa mundo mo lang nakikita mo na nagpa-paint ka pero hindi namin nakikita, okay lang, re-respetuhin namin. Okay, so ang ginagawa natin dito, pulido lang, highlight, ang suggestion ko sa inyo, huwag kayong maglalagay ng highlight lagi na puti. Alam ko, sa mga kliyente, pag nagpo-portrait ako, iniiwasan ko na maging sobrang puti. Kahit ang kliyente nagsisend ng picture na sobrang naka-filter na parang kinukuha na siya ni Lord sa langit, sinasabihan ko na, ma'am, idadarken po natin ng konti para makita naman po natin na may ilong pala kayo. Kasi wala na, burado na, nakita na lang, tuldok ng mata nyo eh. Ang ginagawa natin, dinidilima natin, ini-edit natin, papakita ko sa part 2 nito para mas malimit natin yung highlight. Konti lang, aminin na natin. Kaya kung masyado mong kinotean ang highlight, edi mas maraming kulay na igagawin. Mas konti na lang para sa puti. Ang ganda nga ng puro puti lang para mas konti ang trabaho. Okay lang kung gusto mong makilala na ikaw yung tamad. Pero mas maganda sana kung mas maraming detalye. Tapos konting highlight lang, mas nagiging realistic siya. Promise, yung kintab sa ilong, kintab sa mata, yan yung mga maninipis lang na highlight. Yan yung nagpapaganda sa isang artwork. Okay? So dito, ang ginagawa natin, konting-konti lang. Kung makikita nyo yung highlight dito sa gilid ng noo, sa may mata, sa may pisngi, manipis na strip, sa may taas ng uso para ma-emphasize ng mga kapalang labi niya, sa may ilong, sa edge ng ilong, edge na may baba, yun lang. No? Sa may tainga, konti ang highlight para mas bigla lang siya lumabas sa dilim. Ganda, maganda tignan. Parang ganun lang. Okay? So, nakikita niyo dito na kahit pa paano na ayos natin, kasi kanina hindi siya ganun ka ganda ang kulay niya, pero ngayon mas naging skin tone na talaga na brown, medyo madilaw. Yan, ayos, di ba? Okay naman. Walang kwenta itong mga brush na iba, naka-display lang, kaya tapo na yung mga yan. Yung iba dyan pang makeup pa ni Mrs. Oh, yan. Tinadyakan tuloy. Kasi walang silbi. Oh, may paapa. Okay, so ito na yung kinalabasan. So makikita nyo, no, hindi siya ganun kapulido. Kita yung mga stroke na yan. Hiwalay yung kulay, no. Ang isa sa magandang portrait or realistic talaga ay well-blended yung mga parts na yan. Smooth as possible, okay? Pero makikita natin dyan, ito, pwede mo siyang i-consider na first step, okay? So, sabihin ng iba, first step pa lang, ang hirap na, edi huwag ka na magpinta, arte mo. Okay, so, makikita nyo dyan, nakabagsak na ang kulay. Aanuhin mo na lang, i-enhance mo na lang, okay? So, makikita mo dito, ang madalas na, kunwari, mga reference na gantong tao sa, siguro sila, Van Gogh, parang ganito ang mga bagsakan nila, pero makapal lang kasi oil paintment, sila Monet. Nagbabanggit lang ako ng mga pangalan kasi ang lakas makakool, pero hindi ko naman sila kilala. Okay, so ang ginagawa ito, makikita nyo smooth to, no? Daan-daan nag-fade, oops, sorry, gumalaw. Okay, so parang ganyan yung smooth yun sa noo, okay yan. Pero kung kaya nyo gawin ng ganyan ng isang bagsakan, walang problema, okay? So kung ganito naman karap, wala rin problema, okay lang din yan. Ang importante dito na ibagsak mo lahat ng kulay, tas yung gaya na sinasabi ko kanina na ayaw ng iba ng artist na parang ganyan dahil hindi siya pulido, pero marami rin artist na gusto ng ganyan dahil painterly yung effect niya, para siya talagang painting kesa picture, pero nasa sa inyo na yan. Ang art naman very subjective, yung maganda sa iba, pangit sa iba, bahala sila kung anong kanyang trip nila. Okay, napansin ko hindi ko pala nakulayan tong block na to, no? So, illustration board pa rin siya kumpara dito. Okay, so ipakita ko lang yung part na makintab siya. Pag tinamaan natin ang ilaw, yan. Okay? So, kung sakaling ganyan, no, makikita mo na may ibang paint na makakapal. Pag makapal, makintab na. Pero dahil sinipsip ng illustration board, hindi siya ganun ka-kintab, no? Matte yung finish niya. Pero, ayan, okay lang. So, depende naman yan sa acrylic talaga na gamit nyo. At sa kapal ng hagod nyo, yung, kunwari, sa ilong, yan.
Makita niyo, medyo makintab dyan. Well, mas makintab dito sa personal. Kung gusto niyo, puntahan niyo na lang ako dito sa Cavite. I-send ko na lang yung address ko. Okay. So, kanina sa video na pinakita ko sa inyo, nagkamali ako na ang ilaw ko nasa taas. Tapos nakaganto siya. Yan. So, parang pulido to. Tapos biglang dito, biglang medyo masagwa. Kaya nung medyo half nung clip, ginanong ko siya. Tapos naging parang biglang, uy, ang linis pala tignan. Okay, so yun ang medyo nagiging problema sa mga timelapse. Saka tama ng ilaw. At saka kunwari ito ang oras ngayon gabi, alas 9:30. Hindi ganun kaganda ang bagsak niya sa camera. Ang camera ko, Oppo lang na F1S. Hindi ganun kaganda, no? Mas maganda mag-picture ng artwork pagka umaga or mga 4 PM, maganda yung ilaw or basta hindi tirik na masisira yung ano, yung bagsak ng kulay ng artwork niya. Okay, pero ibang topic na yun. So, suggestion ko lang sa inyo. Okay, so yun na lang natapos natin. Okay lang din naman, no? Sa mga beginner, okay yung ganitong bagsakan. Tapos, pwede nyo i-apply yung technique na ituturo natin sa part 2. Okay? Sorry kung medyo maraming daldal dito. Eh, wala eh. Pinasok nyo to. So, wala tayong choice. Okay. So, salamat. Salamat sa mga nanood. Part 2 tayo. So, yun muna yung ituro natin. Siguro after one day or two days, i-upload ko yung part 2. Ngayon kasi expressionism or more in impressionism, no? Parang kita yung mga brush strokes natin, hindi ganun ka-realistic. Pero tingin ko marami pa rin kayong mapupulot dun sa ganung style. Kasi para sa akin, siya yung first step talaga. Pag ang focus mo or ang goal mo is ma-achieve yung realism. So, ang magandang matutunan pa rin yung in-apply natin. Okay? So, maraming salamat sa mga nanood. Sorry talaga kung natagalan. Sisihin niyo itong mga kagigil na hayop. Medyo dumadami yung hayop natin dyan. Pasensya na may. Ito, bigay ito ni LJ Capilli, isa sa mga naging kaibigan natin gamit yung arts din. So, marami rin nagbibigay ng mga kahayupan sa akin. So, yung buong araw ko, puro hayop talaga. Sorry. Medyo nagugulat din ako kasi pati sa YouTube ko, lahat ng sinubscriban ko, puro reptile. Ayan yun na, pagbigyan nyo na, matanda na ako, parang ito na lang yung bisyo ko. Wala naman akong bisyong iba. Hindi naman siya nagre-reklamo ako na wala akong bisyong iba, pero basta, wala yata akong bisyo. Baka panahon na para magkabisyo ko. Okay. Salamat. Next video. Chong, nalagpasan natin 2020. Grabe, blessing. Thank you, Lord.